Fellows, it's me, Jessica, the vlogger librarian. You are all welcome to my YouTube channel. For this vlog, ang makakasama natin ay LIS educator siya. And nagtuturo siya ng library science sa St. Michael College of Caraga sa Agusan del Norte to, kaya medyo napaparayo na po tayo. Wow naman! Ang mga kasama ko for today's vlog ay si Sir Jolo Abatayo. At actually, ginawa ko to after namin mag-shoot or mag-zoom. At talaga namang very inspiring din yung story niya at very motivating. Sobrang hindi ko ina-expect na makaka-encounter ako ng ganitong story kung bakit napunta sa LIS at kung gaano ka-empowered na i-uplift yung profession natin. So, without further ado, let's get started and let's get to know him more. Hello, Jolo! Welcome to my vlog! Thank you so much, Mom. It's such an awesome opportunity to be part of your vlog. At salamat din ha, dahil alam ko na napaka-busy ng schedule mo ngayon dahil si Jolo po ay isang Bliss full-time instructor. Siya ang magsasabi sa atin dahil alam nyo, napakalayo na nang narating ko. Feeling ko susunod nito mga ano na international. International ako. Kasi palabas Librarian na ako ng Pilipinas eh. Library of Congress na naman po. Oh, why not? Ayun, please introduce more yourself, Sir Jolo. I am Jolo Van Clyde Abatayo po, and I'm currently working as a full-time LIS instructor here in St. Michael College of Caraga. So, I'm currently residing here in the city of Agusan del Norte. Graduate of Library Science, what year? I graduated last 2016 po sa Southern Christian College, Mitsayap, North Cotabato. Say, bakit Library Science? Bakit Library Science? Di talaga ito yung unang kurso ko, ma'am. Dumaan muna ako sa dalawang kurso. I took a Bachelor of Science in Computer Engineering. I think for 2 years yun, nag-stop ako. Kasi nga, my father was a mechanical engineer. So, yun yung dream niya na maging engineer yun yung anak niya. Mahirap kaya ang engineering, ma'am? Oo, talaga. 2 years, halos math yung subjects. Yun yung kaka-aidin mo for 2 years. So, yun. Then, hindi naging successful yung Bachelor of Science in Computer Engineering ko. Nag-shift na naman ako ng AB English. for one year yun siya. Yes. Hanggang nag-stop, kasi nga because of it was a very long story. Nag-stop probably mga 1 year. First and foremost, wala talaga akong idea what is Bachelor of Library Information Science. I was just curious during that time, ma'am. Yun, pinili ko Bachelor of Library Information Science since wala pa sa family namin na or sa mga relatives ko na librarian. So yun lang talaga yung first reason ko. Then eventually, as I go along with my journey, na-realize ko it was this field of expertise is very beautiful course. What did you know about it? Or who introduced you? Yes. My wife ng uncle ko, a medyo distant relative, like my librarian kasi siya. And then, so, probably na-persuade ako during that time. Alam mo, diyan ka talaga dinala ni Lord. Yes. Parang calling. Yes. Alam ko na yung career path ko. Yes. Kumusta naman yung naging LIS journey mo? Kasi dun sa previous courses ko, hindi talaga ako nag-focus. Parang redemption ko na yung pagpasok ko ng BLIS kasi napabarkada during my previous courses, yung sumali na fraternity, mga ganito. So parang redemption ko na yun. At the same time, last 2011, before ako nag-transfer ng course,
namatay yung father ko, kaya nga bone cancer. So kaya naging gipit sa money because of those reasons, pero then naging redemption ko yung Bachelor of Library Information Science. So mahirap at first, pero yung ginawa ko talaga is nag-research ako muna para may idea ako kasi kinonsider ko siya as redemption. Kaya nga ginalingan ko na talaga when it comes to academics, and at the same time sumali ng mga extracurricular activities, leadership, mga campus paper. Focus na talaga ako kasi may nag-set ako ng direction na dapat gumraduate ako. Yes, ma'am. And then makapagtrabaho so that I can help my family. Tama. At tapusin ko to. Ang ganda nung sinabi ni Cholo, no, na naging redemption niya ang library science. Kumbaga naging second life mo siya. I guess so. Yeah, no. Oh, and I'm pretty sure na si Daddy in heaven is very, very proud of sana you. Nga, sana proud niya. Yup. Oo. Na hindi man ikaw naging engineer katulad niya. Pero ngayon naman, di ba, isa kang instructor at talagang mga estudyante ang focus mo bilang science graduate. Pero dumaan din po ako sa position ng librarians. Nagtrabaho din po ako sa field before nag-instructor. Pero na-absorb po ako sa school, the same school na pinag-graduatean ko po. Na-hire ako as library associate. Kumbaga, yung first na task ko at responsibility ko is to assist researchers. And then when I passed the board exam last 2016, I was appointed as research services librarian po. So, mga patrons ko are graduate school students. Umipat ako ng trabaho, ma'am. Dito ako ngayon sa Caraga. Before ako naging BLS instructor dito, naging technical services librarian muna, then reader services librarian. How did you get into teaching? Since pag-transfer ko dito, isa din sa mga task ko, ma'am, as librarian is yung pag-open ng Bachelor of Library Information Science namin. So, kailangan talaga yung mga instructors. So prepare kami noon kasi required ng CHED yung ganito, like mga syllabi. Pwede din pala mag-teach kahit di ka pa master's degree, pero much better talaga is, mas required talaga is yung master's degree holder ka. So, yun. Pinag-aral ako ng school sa pinagtatrabahon ko ngayon kasi nga sila yung nag-sponsor ng faculty development ko. Gumraduate din naman sa Lourdes College as ang Master in Library Information Science. Okay lang. Recently lang po, last March. Though walang nangyaring graduation. Naabutan ka pala ng COVID. Makikita niyo yung Facebook page nila, sir. Talagang ini-empower niya ang Bliss Education. Honestly, ma'am, I was inspired by other librarians kasi may advocacy sila. Yung struck me na, why not magkaroon din ako ng advocacy so that I will know my purpose. So, pinurso ko yung empowerment of LS Education. So, Why not? And look naman, I believe ngayon mas marami na kayong enrollees at even your students, talagang empowered na rin sila at for sure nai-inspire mo rin sila. Hopefully. Pinafeel ko talaga sa kanila kasi konti lang yung mga students natin. Pahirapan din, ma'am, kasi it's not a well-known course. Yeah. Hindi siya popular na course. So, kailangan, like, meron kayong marketing advocacy ng school. You need to express a lot about LIS. Kailangan mo i-persuade yung mga students. Kasi hindi talaga familiar yung course, ma'am. Mahirap talaga siya i-market. Correct. So, how do you do it? Yung pag-market, ma'am. Actually, may marketing annual and marketing advocacy kami. So, from school to school, we visit namin. Then, we talk about our courses, course offerings, what we have in the school. And then, at the same time, ito yung pinaka-nakakatawa na ginagawa ko, ma'am. Gumagawa kami ng promotional materials. Ako naman, I don't know if you call this as frustrated ba ako or what, to the point na like yung mga group na mga online sellers, pinupost ko doon yung mga info. Yes, pinupost ko doon yung mga info ng BLIS. And then may nagre-reply.
office friends naman. Pathetic, pero, may kahit yes, one or two. Yes. What? May yes, may nagre-reply din. And then, eventually, the next day, mag-enroll, may nag-e-enroll na. So, yun. Alam mo, sabi nga nila, di ba, na okay lang na mag-try ka ng 100 times kaysa yes, zero at all. Oo. And then, ma'am, yung aking social media account, like sa Facebook, I always make sure na yung posting ko mostly sa marketing, promote ng promote. Bahala na kayo dyan, mga friends ko. Ito na yung nakikita nyo sa timeline. At ilalagay natin yung Facebook dito ni sir para yes. Talagang ma-market natin dito sa vlog. Yes, ma'am. Pati page ko nga, puro na ganito. Yun talaga yung desire ko. Na hopefully, ma-recognize na talaga fully yung Bachelor of Library Information sa librarianship. Especially sa area nyo, sa Mindanao, yes, ma'am, yes. No? Yes. Eto, proud din ako nasabihin na yung Library Learning Resource Center namin, I think we can call it as Learning Commons na din. Kasi maganda din yung library, one of the finest here in Caraga. So, kaya rin malaking factor din yung support ng administration. Oo. Yun yung naging satisfied kami as librarians kasi very supportive yung aming administration. Lalo na yung VPAE namin. But alam na alam niya talaga kung ano yung purpose ng library at librarians. How librarianship an LIS educator transformed your life, Jolo? Oo, ma'am. Ako, napaka alam naman natin na mostly ng mga lalaki, immature, ganito. Oh, matagal mag-mature. Mm-hmm. Isip bata ang yung iba, like me. So, being an LIS instructor and librarian at the same time, it teaches me how to become more responsible, ma'am, sa family ko and sa career ko. So, yun, tinuruan niya ako maging responsible sa lahat ng bagay, maging organized, due time management, budgeting, sa finances ko. Mas naging, mas nag-thrive ako, ma'am. Tama. How about sa mga students, anong mga encouraging words mo sa kanila na kung bakit library science ang magandang course? Yung una talagang ini-enlighten ko sa kanila is yung pagiging in-demand ng course. Kasi mahirap i-persuade yung mga estudyante. So dapat unahin mo muna sa pagsabi na in-demand yung course, you will most likely you will land into in-demand jobs kasi nga chat priority siya. And then yung pinaka the best ko talaga na ini-instill sa kanila is that whatever you do in life, you need to have your family as your first priority. 'Di ba? Yun naman talaga yung purpose natin is to make them happy, to help our siblings at para maging settled sa buhay. Yun talaga importante. And then mas ini-encourage ko sila na maging effective catalyst in the near future sa academic excellence, sa research development, and sa community success. Kasi ito talaga yung tatlo na dapat natin pagtuunan pansin as librarians. Eventually, after they graduate, pupunta sila sa mga iba't ibang lugar in which maging affiliated sila sa mga organization, then they have to make a difference. Yung, Sir, paano kung yung ibang namumroblema na ay paano yun STEM yung kinuha kong strand yes. Or track? Oo. Oo, kasi baka ang iniisip nila, sir, ang pwede lang kumuha nito like related. Kasi wala din namang yun din kasi, sir, hindi ba kayo nagkaka-confusion sa senior high school na kung saang track nabibilang ang library science or kung saang strand? Saan ba, sir? Sige, yan. Para maliwanagan tayo. Oh. Sa ABM, pwede din sana kasi may management din tayo, ma'am. Di ba? We manage financial management. We do budgeting in the library. We do manager, like, sa organization. Pwede din yung mga ABM students. Also, we have ICT, di ba? Sa strand ng ICT, pwede din sila kasi we're now married, yung library science married to information science na information technology. So, pwede nila ma-apply yung skills nila. Like, may programming na tayo na subjects, may ICT subjects tayo, may systems analysis and design, may database. Pwede rin sa ABM. I believe pwede rin sa UMS. Yes, ABM. Social science. Yes, pwede din po. Kasi yung strand nila, yeah, social science po yung lahat pwede, LIS. Kahit anong ano ka. Lahat, actually, lahat, ma'am. As long as meron kang passion sa ganito na field, Jolo kasi,
he took Lion's licensure examination just last 2016. Yes, tama. Yes. Oo. Yes, so, kumusta yes, naman ang board exam? Meron ka bang tips para panail ang librarian's licensure examination at maipasa nila ito ng bonggang-bongga? Yung first tip ko talaga is kasi nag-self-review lang ako. Reference na talaga na ginamit ko is yung The Complete Reviewer for Library's Licensure Examination ni Sir Juan Buenrustro. And then since nakapagtrabaho agad, so yung ginawa ko is nakatrabaho ko LS instructors din po. So sinagutan ko yung, humihingi ako sa kanila ng mga quizzes nila, ng mga exams nila. So sinasagutan ko, medyo naglalaylo ako sa social media. Yung ginawa ko para ma-maximize ko yung time ko at mas fruitful yung ginagawa ko sa internet is sumasagot ako ng mga quizzes, online quizzes po, kasi may like yung www.profproofs, lisquiz.com, may mga ganun kasi online. So yung outlet ko kasi is maglaro ng Dota. Yun yung talagang hobby ko ever since. So sabi ko, baka hindi ako pumasa. Baka sabihin ni Lord, wala akong effort. Pero I keep my faith naman. Trivia lang kasi yung average mo, 'di ba? Yung general average mo is onti-onti na lang sa top 10. I think 1.85 na lang sa kaya it was very frustrating talaga during that time. O sana hindi ka nagdota, baka na medyo nag-top 9 o top 10 ka pa. Yun yung pumasok sa utak ko. Kung siguro nag-focus ako. Yun lang, positive talaga ako na tao, ma'am. Like if there are challenges, if there are adversities sa life ko, may mga negativity. So, I always radiate positivity talaga. Gusto ka bang i-promote? Shout out sa mga students ko. And shout out din sa mga katrabaho ko sa St. Michael College of Caraga. Lalo-lalo na sa mga supportive na administrators. Dr. Dennis Mausisa. Hello, sir. Kay Monsignor. Monsignor yung president namin, sa lahat ng mga future librarians and information scientists, sana maging successful kayo in the near future. Sa mga students ko kasi, I encourage them to follow librarian, like you also blogger librarian, kasi informative yung mga contents ninyo. You follow other librarians too, information professionals, kasi you will learn a lot from them. Yep. So subscribe sa channel ko. Lalo na po sa channel ni Miss Vlogger Librarian. Ang dami talagang malilearn kasi may interview, may Q&A portion with librarians. So raw talaga yung knowledge na iniibibigay. Yep. Salamat, sir, ha. Yun lang, Sir Jono. At maraming salamat. Nag-enjoy ako kausap. Yes, ma'am. Maraming salamat. Sa'yo. Kaya kumuha kayo ng library science sa school nila, sir. Lalagyan natin dito yung information ng school nila. Nag-o-offer po sila. Yes, please. Please. Yeah. Thank you. Bye-bye. Kayo din po. Bye-bye. Ingat.